Kaibigan, isang magandang oras ng pag-aaral. Narito na naman tayo upang talakayin ang salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng ligaya ng ating buhay at pag-asa ng kaligtasan. Sa programang ito, malalaman mo ang buhay ng isang mananampalataya kay Jesus patungkol sa kamatayan, pagkamatay at pag-asa sa hinaharap. Maraming nagtatanong kasi ngayon kung saan nagsimula ang kasamaan. Bakit namamatay ang tao? At ano ang kanyang kalagayan? Kung ikaw ay mamamatay, may pag-asa ka pa bang mabubuhay muli? Alam kong marami ka pang mga katanungan. Ngunit ang mga tanong na ito ay masasagot lamang ng ating Panginoong Diyos sa banal na kasulatan. Ang tunay na katotohanan, dito mo matatagpuan. Eh kaibigan, patuloy kang masugid na sumusubaybay. Inaanyayahan kita na ikaw ay patuloy na susubaybay sa oras ng pag-aaral upang talakayin kung ano ang layunin ng Diyos para sa iyong buhay, Kristiyano, at magkaroon ka ng lubusang kasiyahan na naglilingkod habang naghihintay sa ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Ito po ang iyong likod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral. Binabati ko lahat ng mga viewers sa buong mundo. Maging saan ka man ngayon, kaibigan at kapatid, pagkalooban ka nawa ng mayamang basbas ng Diyos mula sa langit. Maraming salamat sa mga comments ninyo, sa mga tanong at doon sa comment section. Kaibigan, nais kong magkaroon ka ng kopya nito para mas magiging alive at vibrant ang iyong pag-aaral bilang isang Kristiyano. Makipag-ugnayan ka lamang sa amin dito sa NPUC o malapit sa Seventh-day Adventist Church sa iyong lugar. At bukod dito, meron tayong downloadable outline dyan sa baba na pwede mong gamitin sa iyong pagtuturo ng leksyon upang mas maayos at mas maganda pa ang iyong presentasyon at discussion sa iyong care group, kaibigan. Sa ating pagpatuloy ng ating pag-aaral, pansamantalang dalawa lang muna kami dito sa studio na inyong makakasama, kaibigan, sa ating pagtatalakay ng ating paksa. At ang ating makakasama dito, walang iba kundi ang ating butihing kapatid at guwapo sa atin ay ang ating direktor ng publishing dito sa NPUC, si Pastor Abby Del Rosario. Kumusta ka, Pastor Abby? Mabuti, kaibigan ko, at natutuwa ako, nalulugod na makasama kayo. At ganyan din ang ating kaibigan na si Pastor Rilino Orbe. Napakasarap mga kaibigan na tayo ay sama-samang magtalakay, mag-aral ng ating leksyon na may gabay ng banal na espiritu upang siya'y maluwalhati natin sa pamamagitan po ng sama-samang pag-aaral, Pastor Orbe. At ipopromote din natin itong The National Journal for Better Living, itong health and home natin. So ito ngayon ay nasa off the press na po ito sa ating mga Adventist Book Center, o kaya yung mga literature evangelist natin ay po pwede kayong dalawin nila o kay kontakin ninyo ang ating mga missions and conferences para magkaroon kayo ng kopya nito. So package po ito kasama ang morning devotional, at inyo pong kontakin na lamang po ang ating mga LEs na sila po ang magsasabi ng takdang kapresyuhan nito, Pastor. At napakagandang aklat na ito kasi napakarami ang nagsusubscribe. Even na non-Adventist ay nagsusubscribe sila ng health and home. Napakaganda yan. Yan ay para sa atin lahat. Sa ating pagpapatuloy, nais kitang anyahan sa maikling panalangin. O Diyos, sa maraming banal, napakabuti ninyo sa amin. Maibigin at tapat kayo sa amin. May mga kahinahan kami, Panginoong Diyos, ngunit kayo'y tapat at mapagpatawad at itayo kami sa iyong landas. Panginoong Diyos, mamarapatin na ipagkaloob niyo sa amin ang iyong karunungan upang maunawaan naming lubos ang iyong kagustuhan, kalooban sa aming buhay. Pagpalain ang bawat isa sa amin at maramdaman namin ang iyong presensya at ministeryo ng Banal na Espiritu. Patawarin kami, Panginoon Diyos, sa aming kasalanan. Ito hiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pamagat ng ating pangsiyam na paksa ay magkakalabang mga talata. Oo. Ito ba'y meron ba o hindi? At ang talatang sauluhin ay matatagpuan sa
1539 itong sinasabi. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan at iyon ang nagpapatotoo sa akin. Pastor Abe, alam ko ang pamagat ng ating paksa ay napakaganda na may mga magkakalaban ayon doon siguro sa ating pag-unawa. Pero ang sinasabi ng ating leksyon ay parang wala naman, aayusin lang natin. At alam kong nakahanda dyan na ang mga katanungang ito, mayroon bang magkakalaban talaga na magkakasalungat na talata sa Biblia tungkol sa kamatayan, estado ng mga namatay na, at ano ang pagdating ng ating Panginoon sa pangalawa, ano itong mga mayroon bang tinutukoy sa banal na kasulatan na magkakalaban talaga na mga teksto, Pastor Abe, alam kong nakahanda ka dyan. Kaya nga, napaganda yung talatang sauluhin natin, Pastor Orbe, na wala namang magkakasalungat na talata kasi ang Diyos ay nasa kaayusan. He is a God of order. Ngayon, kung siya ay God of order, siyempre, ang pagkahanay-hanay ng Santa Biblia ay ating masinsinang pag-aralan, Pastor. At napakabuti, kung titingnan ninyo doon sa binasa ng ating kaibigang Pastor, doon sa John 5:39 kanina, babasahin ko po sa English, "You search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and these are they which testify of me." So kailangan nating pag-aralan ng masinsinan. From cover to cover, tingnan natin yung background ng Biblia. Ito ba ay tama ba, tumpak ba yung sinasabi ng talata tungkol sa bagay na ito? Ngayon, i-examine natin ang sinasabi ng Biblia, Pastor, kasi may nagtuturo tungkol sa immortality of the soul. At ito ay kinu-quote yung karanasan ng mayamang lalaki at saka si Lazarus doon sa Luke chapter 16 verses 19 to 31. At yung mga kaluluwa na mga martir na sila'y tumatangis para sa paghihiganti. No? Ito ba kapag namatay na yung tao ay tatangis pa para sa paghihiganti? Humihingi pa ng paghihiganti. Nakakagawa pa ba siya ng bagay na pupwede niyang isauli yung bang mga maling pagkagawa ng buhay niya o paggawa niya sa buhay niya nung nakaraang panahon. Ngayon ay gusto ko pong ibahagi ang mga ibang mga idea tungkol sa ating pag-aaral ng ating mga talatang nabanggit. So ngayon, ibabahagi natin, Pastor Ray, itong tatlong letter S na inihanda natin. Wow. Nandito yung the seriousness of our choice. Okay? Nandoon yung pagpili natin eh. Tingnan natin, ano ba talaga ang layunin ng Panginoon, bakit niya ikinwento yung kwento tungkol sa mayaman at gayon din yung kwento tungkol doon sa mahirap na si Lazaro. Na nung sila'y nabubuhay pa, magkaiba ang estado nila sa buhay. Yung isa ay namamalimos, yung isa naman ay namuhay na marangya. At maging ang sugat na, ni Lazaro ay dinidilaan ng aso at ang mga mumu ay pinupulot lang niya ito para kainin. Pero si yung mayamang lalaki na hindi naman pinangalanan ay talagang nagpapakita ng karayangyaan sa lupa. Ngunit nung sila'y namatay, nagkabaliktad. Yung isa ay ini-enjoy niya ang langit na bayan. Yung isa naman ay siya ay tumatangis at siya'y naghihinagpis na siya'y iginagatong sa naglalagablab na apoy. At namamanhikan siya sa Panginoon na kung maari ay hingan siya ni Lazaro ng patawad upang kung magkagayon ay maibsan man lang ng konti ang kanyang kahirapan na nararanasan doon. So, ito ba ay isang preba ng talata na po pwede nating gamitin na ang Diyos ay pinapahintulutan niya na ang tao ay kapag siya'y nakatulan na ay habang buhay siyang naghihirap. Yung eternal hell sa impyerno, kapag masama ka, diretso ka sa impyerno. At kung kapag ikaw ay merong nagdarasal sa iyo, maaring mula sa impyerno, sabi nila kasi ay doon sa impyerno, doon daw pupugnawin yung mas kasalanan mong pagkatao. At pagkatapos na ikaw ay ipinagdarasal ng mga kamag-anak mo mula doon sa pagkapugnaw ng makasalanan mong pagkatao, maaari ka pang makapunta doon sa langit na bayan.
So yan ay mga unbiblical teachings. Mm-hmm. Mm-hmm. So dito, ginamit ni Kristo ang parabola para ipakita ni Kristo na ang pagiging mayaman ay hindi garantiya na makapunta ka doon sa langit. Mm-hmm. Okay? Yun ang dapat nating pansinin, mga kaibigan ko. Yung pagiging mayaman, hindi po ito garantiya na ikaw ay makapunta sa langit. Tama. Yung estado sa buhay, hindi rin garantiya. Mm-hmm. Kung ikaw ay nasa posisyon, kung ikaw ay nasa tungkulin na napakataas sa iglesia, hindi garantiya yan. Mm-hmm. Kundi ang Biblia, kung papansinin natin dito sa Luke chapter 16 verse 31, binanggit kasi ng ating Panginoon ito eh. Na ang sabi kasi ng doon sa verse 28, ay tingnan natin yung background. Ang sabi sa talata, unahin na natin sa 27, at sinabi niya, ipinamamanhik ko sa iyo, Ama, nasuguin mo siya sa bahay ng aking ama. Okay? Sapagkat ako'y may limang kapatid na lalaki upang sa kanila'y patutuhanan niya, baka pati sila'y mga parito sa dakong ito ng pagdurusa. Datapwat sinabi ni Abraham, nasa kanila si Jesus at ang mga propeta, bayang sila'y pakinggan nila. Verse 30, at sinabi niya, hindi amang Abraham datapwat kung ang isang mula sa mga patay ay makakaparoon sa kanila, ay sila'y mga gsisisi. Verse 31, tuloy natin. At sinabi niya sa kanya, kung di nila pinapakinggan si Moses at ang mga propeta, ay di rin mga kahikayat sila kahit ang isang patay ay magbangon sa mga patay. Mapanganib po ito kung mali ang pagkaunawa natin ito. Kasi po pwede palang suguin yung patay, babalik muli sa lupa para mangaral. Oh. So, very dangerous ito. Pero tandaan nyo, ito ay parabola. Hindi po ito ay turo, totoo, kundi kwento ng ating Panginoon. Dalinhaga. Na nagsasabi na kahit na bumaba pa si Moses at magturo, hindi nila paniniwalaan si Moses. Ano? Ang turo kasi dito ay gustong ituro ng Panginoon na sa buhay na ito, dito tayo magpasya ng pinakamabuti. After ng buhay natin sa buhay na ito, wala nang mabuting magagawa pa pagkatapos na ikaw ay mamamatay. Kaya nga sabi ng Panginoon ay kahit na pababain natin si Moses, sabi niya dito ay hindi pa rin nila papakinggan kasi nung sila ngay nabubuhay, hindi nila pinakinggan ang ating Panginoon. Ito yung mga issues na gusto kong mapakinggan natin. Parang ang, kaya nga, totoo, parang nakikita kong kwento mo, kaibigan eh, magkalapit lang yung langit at saka lupa. Oo, parang ganoon. Hindi kausapin ng Ama. Oh. Hingiin niya ng isang tutulungan siya, yung nasa impyerno. Oh. Napakahirap ito. Ito'y isang simbolo. Oh. Ito yung seriousness pagpili natin. Oh. Ang pagpili, habang nabubuhay ka pa. Mm. Pero pagka namatay ka na, wala nang assurance yan. Wala ka na. Dahil sa sinasabi sa Hebrews 9:27, na pag ang tao'y namatay na, ay susunod niya na paghuhukom. Oo, tama. Hindi ka nabibigyan ng pangalawa pang bubuhayin ka pa. Oo. Para meron kang pagkataon na magbabago. Oo. Abay, hindi na tayo dapat mangaral ngayon. Oo. Hindi na dapat tayo magbago ngayon. At dahil pag patay tayo, mamaya bubuhayin tayo, tapos bibigyan pa tayo ng tsansa para magbago. Hindi. At saka pinapatay na rin natin yung turo ng Panginoon na nagsasabi siya sa John 14 verse 1 to 4 na muli siyang babalik. Oo. Eh kung lahat ng mga matuwid ay napunta na ng langit, sino pa ang dadatnan niya? Ng Panginoon. At lahat naman ng masama ay nasa impyerno na, sino pa ang hahatulan niya? So hindi contradicting ang scripture. Ang turong ito ay nais lang ipakita ng Panginoon. Yun ang unang idea ay ang pagiging mayaman o anumang estado sa buhay ay hindi garantiya ng magkakaroon ng buhay na walang hanggang. Maaring tinuturo siguro, Pastor, ng Panginoong Jesus na isang leksyon sa mga mayayaman noong unang panahon niya, na maraming mayayaman na inaalipusta ang mga mahihirap. Yeah, yeah. Mga minamaliit ang mga mahihirap. Mahihirap na nga, lalo pang pinahihirapan ng mga mayayaman, itong mga mayayaman na makapangyarihan. Yeah. Nasa posisyon, tapos mayaman pa siya, makapangyarihan siya, inaapi yung mga maliliit. Yeah. Nangyayari kung ito'y maging masama ito kung mangyayari ito sa ating iglesia.
Yeah, o ganun din sa sosyedad natin. Kaya isang turo ito na ang isang magiging makapangyarihan, mayaman, at merong sa lahat ng mga bagay ay maibigin sa kapwa, lalong-lalo na yung mga maliliit na mga tao. That's right, my friend. So, titignan natin ha. So, ulitin natin yung dalawang leksyon. Ang kwentong ito ay nagtuturo na ang status o social na kalagayan ng tao, hindi garantiya ito. Kundi, ang eternal destiny ay nakasalalay sa kapasyahan ng bawat tao habang siya ay nabubuhay. So, kaya nga may inihahabilin dito si Pablo sa aklat ng 2 Timothy, Kabanata 4, setas na 2 at 3. Pansinin natin ito, Pastor. Nang sabi niya, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumuway ka, mangaral ka ng may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng kati ng tenga, ay magsipagbuntun sila ng kanilang sarili sa, ng mga gurong ayon sa kanilang mga masasamang pita. So, ito yung payo ni Pablo kay Timothy na maipangaral ang salita ng Diyos. Okay? Napagsikapan niya sa bawat kapanahunan at hindi kapanahunan na maganda at mahusay ang turo, mga kapatid, tungkol sa banal na kasulatan. At yun lamang ang pundasyon natin ng pagsasanay. Pero alam nyo, sa ating pagtuturo, mga kapatid, ay meron pong pahiwatig ang aklat ng Desire of Ages, page 353, na ito yung model ng pagtuturo natin. Nasa pangangaral natin ng salita ng Diyos, sapagkat tinuturo sa atin, Pastor, yung the seriousness of our choices. Nang sabi ni Ellen G. White, Christ himself did not suppress one word of truth, but he spoke it always in love. He was never rude, never needlessly spoke a severe word, and never give needless pain to a sensitive soul. He did not censure human weakness. So dito papansin natin na iyon ang kadahilanan. Pero sinasagot natin yung ating paksa na hindi nagkakasulungat ang talata. Okay. Hindi nagkakasulungat ang turo ng Panginoon, kundi nagkakaugnay-ugnay. So ang punto lang ng problemang talata na nagiging debatable, yung kalagayan ng mayamang lalaki at si Lazaro, na sa panahong ngayon ay hindi totoo na ang mabuti ay nandun na sa langit kaagad at yung masama ay nasa impyerno na kaagad. Kundi ang turo ay ang kalagayan ng tao, mayaman man, ay hindi garantya na pupunta sa langit. Ito ay nagtuturo, itong patalinhagang ito, na tayo ay sumunod sa sinasabi ng banal na kasulatan. Napakaganda, kaibigan. Kaya ang sinasabi ni Pastor Abby ay walang magkakasulungat dahil iisa ang otor, ang Panginoong Diyos. Ang mga writer, iba-ibang mga tao. Pero ang pinanggalingan ng salita ng Panginoong Diyos ay iisa. Ang Panginoong Diyos, ang impresyon ng banal na Espiritu sa mga nagsulat. Kaya walang nagkakasulungat. Parang meron, pero sa konteksto ng panahon nila ay hindi nagkakasalungat. Kundi ang sinuturo ng leksyon natin patungkol dito sa mayaman at sa kay Lazaro ay ang dapat estado ng buhay mo ngayon ay dapat gawin mo yung nararapat na gawin mo, sapagkat pagdating ng panahon ay sisingiling ka ng Diyos kung yung mga ginagawa mo ay naaangkop sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya kung mayaman ka, gumawa ka ng mabuti sa mga kapwa mo. Kung mahirap ka, gumawa ka rin ng mabuti sa kapwa mo. Dahil ang sinasabi dito sa verse 24 pa lang, Pastor, ay sabi niya dito ay siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo sino? Si Lazaro. Kasi si Lazaro ang napunta sa langit, Pastor? Upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. So bumaliktad yung sinabi, bumaliktad. Yung mahirap na si Lazaro ay nasa langit na. Yung isa naman nasa impyerno. Yung si Lazaro ay yung mayaman na nasa impyerno na. Tapos kinakausap niya si Abraham. Abay parang malapit.
yung kamay niya eh, na yung kamay niya at saka yung kamay niya sa mamula sa langit sa baba ay tinutubog. Ay nako, ito ay hindi dapat nating unawain na literal o kaya may apply lahat mga kapatid, kundi ang tinuturo ng Panginoon, sabi ng pastor, ay kung ano ang estado ng Panginoon, sabi ng Panginoong Hesus, kung ano ang estado mo ngayon ay dapat gawin mo, nararapat at matuwid at tama. Banal. Ang isa pang gusto kong linawin natin mga kaibigan, ang Diyos ay hindi nagtatangi. Meron ding maliligtas na mayayaman. I-correct natin yan. Oo, totoo yan. At meron din naman hindi maliligtas na mahirap. Kasi ang punto de vista ng ating pag-aaral ay yung pagiging masunurin natin sa Panginoon. Meron din namang mahirap na ino-oppress niya yung mayaman. Meron namang mayaman na ino-oppress niya yung mahirap. Kasi kadalasan nga ay yung mahirap ang siyang pumapatay din sa mayaman sa ating konteksto ngayon. Pinagnanakawan, iniisahan, hinuhold up, kinikidnap ang mga anak. So, hindi yung estado ng buhay, kundi yung magandang ugnayan natin sa Panginoon, mga kapatid. Ang isa pang punto, Pastor Ray, ay the letter S ay yung ang kaligtasan ay kay Kristo lamang, salvation by Christ alone. Maliban sa kanya ay wala nang kaligtasan. Ang sabi nga niya, ito yung very controversial sa Luke 23 verse 43, yung binanggit ng Panginoon noong napako yung kasama niyang dalawang tulsan doon sa krus ng Kalbaryo. Yung isa ay hindi naniwala kay Kristo, yung isa sa panahong yaon ay naniwala kay Kristo. Na ang paniniwala naman ay ginagamit ang talatang ito na yun, pagkatapos na sila ay mamatay, kagyat na pumunta sila doon sa langit. So, ito yung mga sinasabi nilang very controversial text. Kasi ang sabi ng Panginoon sa Luke 23:43, truly I tell you today, you will be with me in paradise. Sa Tagalog, basahin ko. Sige nga, basahin mo. At sumagot siya, katotohanang sinasabi ko sa iyo ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. So, yung talata ay maliwanag na sinasabi niya Pastor Ray na sa araw na yon sinasabi sa kanya na makakamtan niya ang kaligtasan sa pagbabalik ng Panginoon. Tama. Makakamtan niya sa araw na yon, today, sabi niya dito kasi, today, sa ibang translation kasi ginamit yung word na today, sabi dito ay ginamit niya yung salatang you will be with me in paradise. Okay? Pero yung today na binabanggit doon ay sa araw na ito, sa pangalawang pagbabalik ko, makakaasa ka na maliligtas ka. Pinapangako ko sa araw na ito na makakaasa ka sa kaligtasan. Siguradong magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pero hindi sinabi ng Panginoon, pagkatapos nating mamatay, punta na tayo doon sa langit na bayan. Magkasama tayo. Hindi na sinabi doon na magkasama tayo papunta sa langit. Sasabay tayo papunta doon. Hindi. Kundi pinapangako lang pala niya, na ngayon, ipinapangako ko sa iyo ngayong araw na ito. Yan yun yung mga gusto nating na malinawan. Kaligtasan ay para sa iyo. At so, kung patuloy kang nasa akin, magkakasama tayo sa langit na bayan. Dahil totoo yan, sinasabi dito. Kapatid, basahin natin doon sa Acts 1, doon sa Gawa 1. Sige. Yes, at saka, Kwan Pastor, parang dagdagan natin pa. Sige, dagdagan natin. Yung sa 1:10 and 11, itong sinasabi. Samantalang nakatitig sila sa langit at siya'y papalayo, biglang may dalawang lalaki ang tumayo sa tabi nila na may puting damit. 11. At nagsabi, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit. Ito yung kinikwento na, Pastor, na ang Panginoong Jesus nung siya ay papunta na sa langit, ay mag-isa siyang nakita ng mga disipulo. Hindi kasama yung pinangakuan niya na ngayon, sinasabi ko ngayon, isasama kita sa langit na bayan pag punta ko sa langit. Hindi sinabing ganon. Hindi. Kung sinabi niyang gasana ganon, at yun ang tinutukoy ni Kristo doon sa noong siya ay nakabayubay sa cross, ay nakita na sana nila. Uy, dalawa silang pumunta sa langit. Dalawa sana sila. Yung napatawad na tawag nito, na kriminal, at saka si Jesus. Pero hindi. Dito sa Acts 1:10-11, mag-isa
na nakita nila si Jesus papunta sa langit na bayan. So ibig sabihin, hindi ito nagkasalungat, ano Pastor? Hindi. Kundi, doon lang ay ipinangako ng Panginoong Jesus na may pag-asa, may pag-asa siyang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaligtasan sa araw na yun dahil naniwala siya kay Jesus. Tinanggap niya si Jesus bilang kaya ito ay isang ebidensya na nagpapatunay na kay Kristo lamang tayo maliligtas. Maging si Pablo, Pastor, nabasa ko dito sa 2 Timothy chapter 4, verse 8, nang sabi ng talata, buhat ngayon, sabi ni Pablo, natataan sa akin ang putong nakatwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon. Sa second coming pa yon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Kaya yung reward ay hindi pa nung panahon na yon. Ang reward ay para sa pangalawang pagparito ng Panginoon. At di naman natin maialis na nung ma-resurrect si Kristo ay may mga kasamang mga righteous na nabuhay. Okay, sa Book of Matthew. Okay, sa pagitan ng Matthew 25 hanggang 26. Pero itong lalaking kasama ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo ay hindi siya diretsong nung pre-namis niya ay akyat sa langit kagad, no? kaya sinisiguro niya na ikaw, pagdating ko ng pangalawang pagparito, maaring ganun ang contextualization natin, ay magkakaroon ka ng kaligtasan sapagkat tinanggap mo ako bilang personal mong tagapagligtas. Yun yung point. Pero hindi niya kasama. Hindi niya kasama, lilinawin natin. Mali yun. Hindi tama yun, kapatid. Ngayon ay ang isa pang titignan natin sa pakipasa mo nga, Pastor, sa 1 Thessalonians 4 verse 17. Titignan natin to, ha? Kasi tinitignan natin na si Kristo lamang ang siyang magliligtas sa atin. 4:17. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Okay, kay ganda, no? So, ang mga talatang ito ay marami sa mga namatay na tinanggap kay Kristo bilang personal nilang tagapagligtas ay dadalhin doon sa langit na bayan. So, matibay ito, itong mga talatang ito na yung mga matutuwid na namatay ay hindi kagyat na pumunta sa langit. At yung namang ibang namatay na hindi gumawa ng mabuti, hindi sinunod yung salita ng Diyos, ay hindi nila mamanahin ang buhay na walang hanggang. At ang ipahapyawan natin, ang impyerno pa lamang ay mangyayari yan at the third coming of Jesus Christ. Yun. Na yun ay pupugnawin na lahat ng masamang elemento sa lupa. Pero yung second coming ay, before second coming, sabi kasi ng iba ay meron ng impyerno. Wala pang impyerno. Yun ang lilinawin natin. So, tinutukoy dito, Pastor, ni San Pablo, na pagdating ng Panginoon ay meron siyang madadatnan na dalawang klaseng taong buhay. Yeah. Yung una ay yung mga matutuwid na nabubuhay kay Kristo habang sila nabubuhay. Yan ang daratnan niya. Pangalawang klaseng tao na nabubuhay na nadatnan niya ay yung mga suwail. Yung mga hindi masunurin. Yung mga mamamatay tao, halimbawa, na hindi nagbabago. Yung mga masasamang tao. So, dalawang klaseng tao. Yeah. Matutuwid at saka masasama. At pagdating niya, sinabi niya sa banal na kasulatan, ay mamamatay yung mga buhay na masasama ayon doon sa kanyang kaluwalhatian. Okay? So, mamamatay ito. Itong mga buhay na daratnan niya. Namamamatay sila sa kaluwalhatian ng Panginoong Diyos. Pero yung mga matutuwid na buhay, yun yung makakakita ng kanyang kaluwalhatian. Dahil ang kanyang kaluwalhatian ay kanyang kabanalan. So makikita nila yung kabanalan nila. So mamamatay yung mga masasama. Eh doon sa mga namatay, may dalawang klase din. Yung mga matutuwid na namatay kay Kristo at yung mga masasama na namatay. So yung mga masasama na namatay, patuloy silang patay. Oo, hanggang diba? sa third coming. Yung mga namatay na matutuwid, yun yung mga sinabi ng banal na kasulatan na bubuhay muli.
pagdating ng Panginoon. So, magsama yung mga buhay na matutuwid at saka namatay na matutuwid na papunta sa langit na bayan. At sabi dito, sinabi mo kanina eh, sa papawirin tayo magkikita, hindi dito sa lupa. Sasalubong tayo sa alapaap ng langit. Yes. Doon tayo. Kaya malaking panlilin lang ito, kaibigan, kung darating ang panahon na ang Panginoon ay bababa pa sa langit. Uh-oh. At sabi niya, binago ko na ang araw ng pagsamba. Binago ko na ang 10 utos, makinig kayo sa akin. May mga ginagawa siyang mga kababalaghan dito sa lupa. Ay, hindi yun ay tama. Kundi malilin lang tayo. Hindi tayo sumusunod sa kanila. Mm-hmm. Bagkos ang Diyos, ang Jesus na ating hinihintay, ay galing sa langit, at magkikita tayo sa alapap, hindi na bababa dito sa lupa. Dahil ang Panginoong Jesus bumaba na noong unang panahon dito sa lupa upang bigyan ng solusyon ng kasalanan. Amen. Ano po? Pero pag pangalawang pagdating niya, ibig sabihin ay hindi na siya bababa, kundi tayo na ay sasalubong sa papawirin. Ay, napakaganda, Pastor. Napakasarap. Ang isa pang issue dito, Pastor Ray, ay itong talatang unang Pedro, kabanata 13, tas na 13 hanggang 20. Mm-hmm. Pero babasahin natin para makita ng mga listeners natin ang sinasabi ng Santa Biblia. Nang sabi dito, at sino ang sa inyo ay aapi kung kayo ay mapagmalasakit sa mabuti. Mm-hmm. Datapwat kung mangagbata kayo nang dahil sa katwiran ay mapapalad kayo. At huwag kayong mga takot sa kanilang pangtakot o huwag kayong mga gulo. Kundi inyong ariing banal si Kristo na nga Panginoon sa inyong mga puso na lagi kayong handa sa pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo ngunit sa kaamuan at takot. Diretso natin, verse 16. Nataglay ang mabuting budhi upang sa mga bagay na salitain laban sa inyo ay mga pahiya ang mga nagsisialipusta sa inyong mabuting paraan ng pamumuhay kay Kristo. Sapagkat lalong magaling kung gayon ang iniibig ng kalooban ng Diyos na kayo magbata dahil sa paggawa ng mabuti kaysa dahil sa paggawa ng masama. Sapagkat si Kristo man ay nagbata ring minsan dahil sa mga kasalanan ang matuwid dahil nga sa mga di matuwid upang tayo'y madala niya sa Diyos siyang pinatay sa laman ngunit binuhay sa Espiritu. Ito yung issue na pinatay sa laman ngunit binuhay sa Espiritu. Diretso natin. Oo. Na iyan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Ginagamit nila na during the yung mga namatay nung antediluvian world, panahon ni Noe, ay nangaral pa daw ang ating Panginoon. At yun ay pinaniniwalaan nila na yung patay pala, na patay na ay pwede ka pang mangaral sa kanila. Yung sinasabi ng talata eh. Na basahin pa natin sa verse 20. Na nang unang panahon ay mga swail na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nananatili noong mga araw ni Noe. Samantalang inihahanda ang daong na nasa loob nito'y kakaunti, sa makatuwid ay walong kaluluwa ang nangaligtas sa magitan ng tubig. Mm-hmm. So yung binabanggit dito na espiritong nasa bilangguan, ito yung mga taong nasa espiritu ng pagkakasala. Oo. Ito yung mga taong ayaw sumunod sa kautusan ng Panginoon. Ito yung mga swail panahon ni Noe. Oh, panahon ni Noe. Hindi nung si Kristo ay matagal lang nawala sa kasaysayan ang panahon ni Noe, ngunit nangangaral pa ang Panginoon sa mga kaluluwang ito. Hindi yon. Hindi yon. Ang ibig sabihin nito ay yung mga espiritong nasa bilangguan ng pagkakasala. Yun ang ibig sabihin. Yung mga taong ayaw sumunod, kasi 120 years ba naman nangaral si Noe, ngunit ayaw maniwala ang mga tao. So, nirepute ng talata na hindi yun ang ibig sabihin ng talata, Pastor Ray. So, napakaliwanag mga kapatid na hindi nagkakasalungat ang mga sinasabi ng talata. Ang isa pang punto, Pastor, ay wala ng pangalawang pagkakataon na kaligtasan para sa mga namatay.
Oo, tama. Wala na ang pangalawang pagkakataon. Hmm. Sa verse 19 ay mababasa natin ito eh. Sabi niya, na iyan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan nung panahon ni Noe. Mm-hmm. Okay, na ipangaral na ito. Ang pangalawang punto pa dito, na ang mga taong nasa bilangguan, nasa espiritu ng bilangguan, ay inilalarawan dito na ito yung mga taong hindi sumunod nung unang panahon. Mm-hmm. Yun yung punto. At ang isang punto pa dito, mga kapatid, ang ekspresyon na nasa bilangguan ay hindi sinasabi na nasa loob ng bilangguan literally, kundi nasa bilangguan sila ng pagkakasala. Kasalanan. Sa isang makasalanang pamumuhay at pagkatao. Yun ang binilanggo ibig niyang sabihin. Binilanggo sila ng kasalanan. O, binilanggo ng kasalanan. Mm. Yan ang binabanggit doon sa Roma chapter 6 verses 1 to 23. Hindi na natin babasahin yun kasi masyadong mahaba. Ang isa pa dito, si Kristo talagang tinuruan niya si Noe na siya ay mangaral tungkol sa katwiran ng Panginoon. That is why si Noe ay binansagan na siya ay preacher of righteousness. Mm. Okay? Naipangaral niya ang salita ng Panginoon. Babasa natin sa 2 Peter chapter 2 verse 5. Tingnan natin mga kaibigan ko, ikalawang Pedro kabanata 12 tas na 5. Nang sabi, at ang dating sanlibutan ay hindi pinatawad. Datapwat iningatan si Noe na tagapangaral ng katwiran na kasama ang iba pang pito pa noong dalhin ang pagkagunaw sa sanglibutan ng masasama. Kaya yung sa panahon ni Noe, wala nang second chance ang mga yon kasi tumanggi na sila eh. Tumanggi na sila, wala silang second chance na iligtas pa ng ating Panginoon. Sila ay hindi tumanggap kay Kristo. So, sa hindi nila pagtanggap kay Kristo dahil gusto kong idiin na kay Kristo lamang ang kaligtasan. Salvation is by Christ alone. Wow, so, tama. Kung maliban kay Kristo, wala na. Pinangaral ni Noe si Kristo, hindi tinanggap ng mga tao sa kapanahonan ni Noe, wala na silang second chance. Pastor, napakaganda. Ibig sabihin, ang Panginoong Jesus, ang kanyang espiritu ay pumunta doon sa mga makasalanan noong unang panahon ni Noe at nagministro. Ginamit niya sino? Si Noe. Si Noe. Upang pangaralan yung mga nabilanggo ng kasalanan. Hindi yung sa mga patay na. Patay na, tapos nangaral pa si Kristo doon. Hindi. Hindi yung mga tao noong panahon ni Noe na bilanggo ng espiritu ng kasalanan. Yeah, yeah. Nagministro, nangaral ang Panginoong Hesus sa kanyang espiritu sa pamagitan kay Noe. Yeah, yeah. Oo. Ang isa pang controversial na passage natin ay itong souls of the martyrs na binabanggit sa Revelation chapter 6 verses 9 to 11. Pakibasa mo, Pastor Ray. Apokalipsis. Apokalipsis, kabanata 6, setas na 9 hanggang 11. Tingnan natin kung ano ito. Nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinaslang dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong taglay nila. Sila'y sumigaw ng may malakas na tinig, kailan pa o makapangyarihang Panginoon, banal at totoo, bago mo hatulan at ipaghiganti ang aming dugo sa mga nanirahan sa ibabaw ng lupa, 11, at binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang puting balabal at sa kanila'y sinabi na magpahinga pa sila ng kaunting panahon hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapwa-alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatayan tulad din. 12. Ito yung huli. Nang buksan niya ang ika-anim na tatak, nagkaroon ng malakas na lindol at ang araw ay umitim na gaya ng damit sako at ang bilog na buwan ay naging gaya ng dugo. So mapapansin natin dito, itong mga kaluluwa ng mga martir na ito, ay mapapansin natin sila ay humihingi ng hustisya. Mm-hmm. Pero kung titignan natin, ito ay nangyari doon sa paghahandog ng mga handog na susunugin. Okay. The altar of the burnt offering. Oo.
Pero ito ay hindi tumutukoy ito sa mga literal na kaluluwa. Mm-hmm. Ito ay simbolo ng mga banal na pinatay dahil sa kanilang katapatan, okay, sa ating Panginoon. Mm-hmm. Kasi may mga ilang rason na ito ay hindi literal. Ang sabi ni Stefanovic, basahin natin ha, yung idea ni Ranko Stefanovic. Stefanovic points out that means the scene portrayed here takes place not in the heavenly temple but on the earth. So hindi sa langit nangyari ito. Kaya nga, yung souls of the martyrs na umiiyak para sa total vindication o tinatawag na vengeance ano, or justice ay hindi nangyari doon sa langit kundi nangyari dito sa lupa. Okay, kasi hindi sa langit ito kundi yung templo dito sa lupa. Mm-hmm. So yung description na sila ay nagpapahinga mula sa kanilang pagkamatay, ito ay dapat mapangunahan na ang mga nagbumabasa ay ito'y patungkol sa mga banal na pinugutan at nanatili sila sa kanilang libingan, mm-hmm, ng konting panahon hanggang sa paglapit ng ating Panginoong Hesus. Mm-hmm. Ito yung tinatawag na souls of the martyrs. So, hindi mo po pwedeng gamitin ito na literal na ito yung mga banal na napunta doon sa langit. No, wala pa. Hindi po pwede. Kasi kung sasagutin ng Biblia, Apokalipsis din ang sasagot. Oh. Sa Apokalipsis 20, Kabanata 20, setas na 4. Titignan natin mga kaibigan ha, para maliwanagan tayo tungkol sa bagay nito. Na the same yung sumulat ng Apokalipsis 6, 9 hanggang 8 at Apokalipsis 20 at 4. Nang sabi niya, at nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsiluklok sa mga ito. At sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo. Yun ang dahilan. Dahil sa patutuo ni Jesus. At dahil sa salita ng Diyos. At ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ito ay mangyayari sa pagbabalik pa lamang ng ating Panginoon. So nasagot, my friend, na itong letter S natin ay yung seriousness of our choices ay napakahalaga. Oo. Then ang kaligtasan ay Christ, ang kaligtasan ay salvation by Christ alone. Then yung souls of the martyrs, itong mga talatang pinag-aralan natin ay nakita natin na kapag ang tao'y gumawa ng mabuti, hindi kagyat napunta sa langit. At yung kapag ang tao'y gumawa ng masama, hindi naman kagyat na napunta sa impyerno. So, hindi nagkakakontra ang mga talata. Okay. Napakagandang mensahe para sa atin, kaibigan, na ang Panginoong Diyos ay iisa ang kanyang kalooban. Mm-mm. Iisa ang kanyang sinasabi. Mm-mm. Hindi nagkakasalunga. Kung anong sinabi niya ngayon, sabi yun pa rin sa susunod na mga araw. Hindi nagbabago. Hindi nagkakasalunga. Kaya nagpapasalamat tayo ay kung minsan tao ang nagbibigay ng katuturan. O kaya siya ang nagbibigay ng ibig sabihin ng isang setas. Pero ayon doon sa kanyang kalooban, kanyang gusto. Yun naman itinatawag nating eisegesis. Hindi nararapat na yun ang ibig sabihin. Ginagawa niyang yun ang kanyang interpretasyon. Hindi yung interpretasyon talaga ng Biblia na sinasabi ng Panginoong Diyos. Kaya purihin ng Panginoong Diyos na ito'y sinasabi ni Pastor na yung mga martir na ito ay humihingi sila ng paghihiganti. Ang Panginoon nagbibigay ng higanti. kung halimbawa kung nasa langit nga sila, Pastor, hindi sila masaya. Oo nga. Dahil nag-iisip sila ng paghihiganti. Subukan mo, mabuhay ka ng merong pag-iisip na maghihiganti. Pag may nakita kang tao, ito gumali sa akin. Dadaliin ko din. hindi ka masaya, parte, kaibigan. Mas maganda yung magpatawad ka na lang. Kaya mga kapatid, hindi ito ang tamang sinasabi na may mga kaluluwa na humihingi ng paghihiganti. Hindi. Kundi ito'y mga
aral na simbolo na hindi ibig sabihin na may mga kaluluwa na sa langit na, na immortal na, na nabubuhay, na naghumihingi pa ng paghihigante sa mga ginawa ng mga tao doon sa lupa, ay hindi maganda. Kundi ang Panginoon, ibigay natin sa Kanya ang tamang paghihigante. Tama. Dahil siya, sabi niya, Vengeance is mine. Kaya kapatid ko, mahal ka ng Panginoong Diyos, huwag tayong gumawa ng paraan na maghihigante anumang bagay para tayo'y magiging masayang maglilingkod sa Panginoong Diyos. Tamang sabi ni Pastor, meron tayong pagpapatawad para ang Panginoong Diyos ay maranasan natin yung masaya, nagkakaisa na pagsasama-sama at paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kaya maraming maaral ito, kaibigan, Pastor. Ang nakita kong leksyon sa atin, mga kapatid at Pastor Ray, ay yung talinghaga tungkol sa mayamang lalaki at ang mahirap na si Lazaro ay nagpapaunawa sa atin na ang ating destiny ay ang ating pagpapasya ngayon. Tama, tama. Hindi yung sa panahon na tayo ay namatay na. Wala na tayong tapos magagawa. Na. Tapos na yon. So yung human destiny, mga kapatid, yung inyong future o hinaharap sa darating na pagbabalik ng Panginoon, ngayon po yun. Decision mo na ngayon. So, grasya lang ng Panginoon yan. Kaya nga, nabanggit ko yung the seriousness of human choices. Okay? Sapagkat, ang salvation is by Christ alone. Maliban sa Kanya ay wala na. Hindi na tayo po pwedeng, pag namatay na tayo, ay tama yung sinasabi mo kanina, ay maghihiganti pa tayo, no? Wala sa Panginoon ay wala pong paghihiganti. Yun ang pinapractice din natin, my friend, na pag nagawan ka ng masama, then forgive people, love again, establish a good relationship, because kapag ginawa mo yun, mas lalong sweet na naman yung relationship, my friend. Hayaan mo na ang Panginoon. Hayaan mo na ang Panginoon na maghiganti. At huwag mo namang idalangin na salutin yung kapwa mo. Totoo. Hindi. Idalangin natin na magkaroon ng pagkakaisa, sapagkat ang Diyos naman ay nakikipagkaisa sa atin sa kabila na tayo'y mga pagkukulang sa buhay. Ngunit sa magitan ng banal na Espiritu, sa grasya ng Diyos, magkakaroon tayo ng pagkakataong makapamuhay ng walang hanggang. Kasi ang Panginoon, siya ang nakakaalam, nakakakita. Ano? Wala tayong mailihim sa Kanya. Wala tayong mailihim rin. Kaya siya'y pag nagbigay ng verdict o sentensya, matuwid yan dahil wala tayo magagawa natin. Kaya magtapat na lang tayo. Magtapat na lang tayo, wala tayong magagawa. Okay, so, napakaganda itong lesson natin. Sinabi mo na ang desisyon mo ngayon ay aapektuhan sa mga hinaharap. Sa hinaharap, that's right. Kaya maging maingat tayo sa ating pag-aaral ng Santa Biblia, mga kapatid. At kinakailangan nating huwag nating pagsalungit-salungitin, pag-away-awayin ang mga talata, kundi saliksikin natin. Ang sabi nga dito sa John chapter 5 verse 39 sa Tagalog natin, babasahin, mga kapatid. At napakaganda itong talakayan natin ni Pastor Ray. Nang sabi ng talata sa John chapter 5 verse 39, sabi po ng Santa Biblia ay ganito, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggang, at ang mga ito'y siyang nangagpapatotoo tungkol sa akin. So sa pag-aaral ng Biblia, nakakasumpong tayo ng buhay na walang hanggang, at lahat ng mga bagay na ito ay patotoo tungkol kay Kristo na ating tagapagligtas, Pastor. Maraming salamat. Ang Panginoong Diyos lamang ang matuwid, banal. Siya ang bukal ng pag-ibig at kaloob na kinakailangan natin. Lahat yan ay galing sa ating Panginoong Diyos, kaibigan at kapatid. Lalong-lalo na, siya lang ang may buhay na walang hanggan. Amen. Siya ang pinanggalingan ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi niya, ako ang una at huli. Wala nang ibang nauuna sa Kanya. Amen. Wala nang ibang nahuhuli sa Kanya, sa Kanya, kundi siya sa lahat ng ating buhay. At sabi niya ng leksyon natin, siya lang ang immortal. Siya lang immortal. Walang immortal sa atin. Ibibigay lang yung immortality pagdating ng ating Panginoong Jesus.
Amen. Oh, ibibigay niya yan sa atin ayon doon sa Korinto, yeah, kaibigan at kapatid. Kaya purihin ang Panginoong Diyos, kaibigan, ang ating leksyon ay sinasabing walang magkakasalungat na setas o sinasabi sa Banal na Kasulatan kundi nagkakaisa sila. Kaya magkakaisa tayo na mag-aral ng salita ng Panginoong Diyos para tayo ilalago at sa ating paglago, ipamalitan natin ang pag-ibig ng kaligtasan para tayo ay makakahikayat. Gagamitin tayo ng Panginoong Diyos sa pag-ihikayat. Kumusta ka, kapatid? Kumusta ang iyong buhay? Ang Panginoong Diyos lamang ang may buhay na walang hanggan. Ibigay mo ang buhay mo sa Kanya. Hindi pa nahuhuli ang panahon. Ngayon na, sapagkat sabi ni Pastor Abi, ang desisyon mo ngayon, ay iyan ay magbibigay sa iyo ng magandang kinabukasan at buhay na walang hanggan. May pag-asa sa ating Panginoong Diyos. Kaya bago tayo magtatapos, at bago natin hingin si Pastor Abi sa isang panalangin, makakarinig po tayo ng isang awitin. Sakit
at kay bigat ng iyong dinanas, kay hirap ng naging kalagayan, ipinako sa krus dahil sa akin. Sorabe. Dakila naming Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami sa inyong ginawa sa aming pong buhay. Dahil sa inyong kabutihan, kami po ay nakapapamuhay, nakapag-aaral at nakapapakinig ng inyong pong banal na salita. Maliban sa biyaya ng Panginoong Hesus ay wala na po kaming magagawa o Panginoon. Salamat sa maumaakay na kapangyarihan ng banal na Espiritu. Na siyang umaakit at tumutulong sa amin na kami ay mapagpasakop, na kami ay mag-aral ng inyong salita. Sapagkat sa inyong salita nakakasumpong kami ng buhay, kaunawaan at kaligtasan. Salamat po na i-bless ninyo ang aming mga viewers. Tulungan sila, Panginoon, sa panahon na sila ay dumadaan ng maraming pagsubok sa buhay. Sa panahon ng karamdaman ay maaring pagalingin ninyo sila, O Panginoon. Sa pangangailangan naman, Panginoong Diyos, tustusan ninyo ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Sa panahon ng COVID-19 at crisis na nararanasan dahil sa inflation, ay tulungan nyo ang bawat pamilya na makasumpong ng matibay, matatag na hanap buhay para makapagpatuloy na naghahanda sa inyong nalalapit na pagbabalik. Salamat po sa pagpapatawad din ninyo sa aming mga pagkukulang sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat, kaibigan. Patuloy kang susubaybay sa ating programang Oras ng Pag-aaral, sapagkat ito nagbibigay sa iyo ng kapanatagan, kasiyahan, at pag-asa ng kaligtasan. Maraming salamat. Mahal ka namin.